Hi guys! Welcome sa panibago nating Kuya Louie Sports Vlog. Sa videong ito ay i-review natin yung mga latest head unit o yung tinatawag na bike computer na nakikita natin na pinipindot at laging tinitingnan ng mga siklista pag nagra-ride sila. So pakikita natin dito yung mga pagkakaiba nila nang malaman ninyo kung ano ang maganda at nababagay sa inyo dito. Kaya tara, samahan nyo ako nang makita ninyo ang bawat features ng mga ito at huwag din kalimutang mag-subscribe. Si Kuya Lou po ulit. Ano? So, welcome po sa Kuya Lou Sports Vlog. Ngayon, kung makikita po ninyo, obviously po, nasa indoor na naman tayo kasi yun nga po, ilang beses ko nang nasabi na triathlon po, ano, yun yung susunod kong vlog pero hanggang ngayon po, hindi pa natin matapos kasi kahapon lang po, galing ako sa resort na pagaganapan natin ng swim portion ng triathlon vlog kasi syempre po, yan ang kauna-unahan dyan sa leg ng triathlon. Kamalas-malasan po, may tilapia po yung pagsisimingan natin. So, di naman po maganda na may kasabay tayong mga tilapiyang lumalangoy. No? Kaya po, sana po maintayin nyo pa rin na may konting delay lang po. Pero, basta matapos po, yun po yung magiging next vlog natin. Papalitan ko po muna, magpapasok po muna ulit ako ng isang, actually, ng, hindi lang isa, no? Ng maraming gadget review. Na napaka-importante naman din po na may kinalaman nito kung paano magiging masaya at paano to magko-contribute sa paglakas mo bilang isang siklista. So tara po, ano, samahan nyo ako sa bago nating gadget reviews na ito. Kung makikita nyo po ito, meron ako mga gadget dito sa table ko. Hindi po mga Tamagotchi, ano, parang Tamagotchi po yung mga itsura niya, ano. Sa mga hindi nakaabot ng Tamagotchi, ano, mga batang 90s dyan, alam nyo yung Tamagotchi, yung nag-aalaga ka ng hayop gamit yung isang gadget. Konti commercial lang sa mga batang 90s, ano, mabibisto pa yung totoong edad ko nyan. Ngayon po, ito po yung mga bike computers na tinatawag o yung cyclo computer. Ano po muna yung bike computers, ano? So, ano po ba yung kaibahan talaga nyan doon sa mga basic speedometer na makikita natin na gamit ng mga siklista? So, syempre po, mag-start tayo sa basic bike computer. So, ito po, ito na lang po kasi yung nakita kong available na pwede kong ipakita sa nagamit ko. So, ito po yung actual model po na to ay si Cat Eye Micro Wireless. Ano? So, si Cat Eye po yung pinaka-common na makikita yung brand sa mga basic sa speedometer natin. So, ano muna yung po-provide ng basic speedometer natin or bike computer? So, ibibigay nito yung during the ride datas po, ano, na speed, distance, yung time ng ride, at saka yung actual time. Ay, minsan po yung mas advanced na ganito, pati po yung cadence. Pero usually po hanggang doon na lang. Tapos po, maisisave niya lang yan para makita mo lang after ng ride. Pero pagka nag-ride ka ulit, kailangan mong i-reset yan para sa another set of datas na naman. So, hindi niya na isi-save. So, yun lang po sa basic, ano. So, dito na po tayo sa advanced bike computers na makikita natin. At ano nga ba yung kaibahan nila dun sa basic, ano. So, ito po, gumagamit pa siya ng magnetic sensors, ano. Yan yung ilalagay mo yung sensor sa tinidor or sa batalya mo. Tapos may magnet na ilalagay ka din dun sa rayos ng gulong mo. Kasi nagre-rely po ito sa ikot nung magnet na yan para malaman niya yung layo mo at saka yung bilis mo. So, yun po, ano. Tapos ito din po, papalitan mo siya ng battery in time pag naubos na yung charge ng battery. Papalitan mo siya talaga ng bagong battery. So, okay. Dito na po tayo, ano, sa mga advanced bike computers. So, naipaliwanag ko na lahat ng basic features nito. So, unahin ko po, syempre, ipapakita ko muna ano-ano po ba yung mga nandito ngayon. So, sabay shoutout ko na rin po doon kung kanino man po galing. Kasi syempre po, hindi po akin lahat yan. Ano, hindi ko naman po kailangan ng limang bike computer sa bike ko or wala naman po ako limang bike para gamitin lahat yan. So, unang-una po, andito po si
Si IGS Sport 520. Na ang owner po nito ay shoutout na kagad kay Mark Ladera or kay Dudong, ano? Ka-teammate ko po yan ng SIBC. So, ito po yung IGS Sport 520. Susunod ka naman po si... Di po ako sure sa pronunciation nito kung Magin or Magin. C406. So, yan po. Kay Kuya Christian Garcia po yan. Ka-teammate ko naman po yan sa team ko ng triathlon. Na Tri Assassins. So, shoutout kay Kuya Christian Garcia. Tapos, ito po ano? Ito naman po yung Brighton Aero 60. Okay, paring Ronald Nieras naman po yan, kay paring Untoy. So, ito po yung gamit niya. Buti po, yung mga kaibigan natin, iba-iba yung mga gamit, ano? Para naipakita natin sa inyo lahat yan. Tapos, actually, dalawa, no? Ito, dalawa yung kay, galing kay Kuya Richard, ano? Yung kasamahan ko naman yan sa Tri-GCM team ko. So, ito po, yung Garmin Edge 530 at saka yung unang-unang model ng IGS Sport. For comparison purposes lang po dun sa bago, kaya kinuha ko na rin itong IGS Sport niya. Okay? So, kay Kuya Richard. So, shout out kay Kuya Richard. Kay Kuya Richard Sarmiento. Okay. So, yun na po. Nasabi ko na yung mga models. So, para po mas madali yung magiging reviews ko ng mga to, lalahatin ko po muna kung ano yung common po sa kanilang lahat. Ano? Silang lahat po ay GPS-based by computer na. So, ano po yung ibig sabihin ng GPS? Actually po, ang GPS ay Global Positioning System po. Ano? So, ibig sabihin po, ang GPS po ay may mga satellite po ano, na umiikot po yan sa mundo na yun po yung nagbibigay ng signal sa lahat ng to. Ganun po ka-advance yan, ano? Talagang satellite yan. Ibig sabihin po, hindi mo na kailangan ng sensors, hindi mo na kailangan ng magnet na ilagay sa mga piyesa ng bike mo para umikot, para makita niya. Nagre-rely na po ito sa position mo sa, kung ano yung position mo sa Earth na tinitignan po ng satellite kung nasaan ka. So, kaya nga po makikita mo talaga yung pag after ng ride mo, makikita mo yung actual route ng mapa kung saan ka umikot sa lugar ninyo. So, ganun ka-advance, ano? All GPS na siya. Tapos po, lahat po ito ay rechargeable type batteries na. So, ibig sabihin, hindi na po yan yung pag naubos, kailangan mong palitan. Parang cellphone na po yan na may battery indicator life na pagka malulobat na, kailangan mo siyang i-charge na parang cellphone sa mga outlet natin, okay na siya ulit. Tapos, lahat din po ito ay waterproof na. Ibig sabihin po, hindi lang po sa kailangan ilubog po ito sa swimming pool, ano? Kahit gano'n po kalakas yung ulan, gano'n ka lakas ka magpawis, mapatakan yan, wala pong problema, pwede mong gamitin during the ride na sobrang lakas ng ulan. Tapos, lahat din po ito ay may ANT Plus and Bluetooth po. Ano po ba yung ANT Plus? Ano? Yung ANT Plus po kasi, yan po yung kailangan ng gadget na ito para ma-pair nyo po siya. Ano? Kasi, dun din po sa special kung bakit tayo bumibili ng mga advanced bike computers. Kasi po, itong mga ito, ito po yung mga unit lang po, ano? Pero depende po yan. Lahat po ito ay pwede nyo bilan ng mga accessories po, kamukha ng heart rate monitor, cadence sensor, speed sensor, at saka po yung power meter po na tinatawag. So, lahat po yan, pag binilan nyo nito, ay ANT Plus connectivity po, ano? Kailangan may ANT Plus po yung bibilin mong gadget, at saka bibilin mo accessories para mag-pair po sila. So, yun lang naman po yun. Tapos po, yung mga, lahat ng metrics po ay kaya na rin pong sukatin ng lahat ng to. So, ano po ba ibig sabihin ng metrics? Ayan po yung speed, distance, yung gradient po ng ahon, yung elevation po, or yung altitude. Ano pa ba? So, syempre po, yung mga very basic na nakamukha ng time. So, lahat po yan, heart rate, lahat po yan na imamatch na po sa mga gadget na to. So, okay. Yun po yung mga pagkakamukha nilang lahat. At lahat din po ito ay may app support na tinatawag. So, ibig sabihin po, pwede nyo siyang i-partner kay Strava or may kanya-kanya po sila talagang application na ilalagay nyo sa cellphone ninyo para after ng rides, isi-sync ninyo or i-transfer nyo yung data nyo doon para makita nyo yung mga analysis na gagawin ng app, depende po doon sa gadget na bibili ninyo.
Unahin ko po yung dalawang ito, no? So, bakit ko po pinagsabay yung dalawang ito? So, si Magin C406 at si IGS Sport 520. Kasi, ito pong dalawa ang magka-price. Actually po, ito yung magka-pukpukan po or yung magka-balikatan sa mga reviews at saka sa dami ng bumibili. Kaya makikita nyo, very common ito yung makikita ninyo. Kasi po, itong dalawa na to ang madaling hanapin at budget-friendly na bike computers. So, hindi po ako magbibigay, ano? Hindi po ako magbibigay na ito ang bilhin nyo, pero ibibigay ko po sa inyo yung basic similarities and comparison po nila. So, silang dalawa po ay, yun nga po, nabanggit ko naman na kanina yung similarities nila, lahat, ano? So, ibibigay ko po yung pagkakaiba. So, ito pong si Magin, medyo mas malaki po siya, no? 2.5 inches display po siya, compare kay IGS Sport na 2.3 inches display. So, konti lang naman. So, yun yung unang-unang pagkakaiba. Tapos po, sa battery life, 40 hours po ang claim ni IGS. 30 hours naman po kay Magin. Hindi po ako sure kung tama yung pronunciation ko ng Magin or Magin. So, Magin na lang. Si Magin, ano? So, 30 hours, 40 hours. Tapos po, lahat naman po ng basic metrics, binibigay na rin po nito, no? From speed to power output, syempre po, depende dun sa bibilin mong kapartner, ano? So, ang number one pong pagkakaiba, syempre po, nitong dalawa na to, ay yung pong tinatawag na smart notifications, ano? Ibig sabihin, ito po, si IGS Sport, ay may smart notification na pwede mo siyang i-pair via Bluetooth dun sa cellphone mo para ibigay niya kung may nag-text during the ride, kung may tumatawag during the ride. Yun po yung wala dito kay Magin. Yun po yung based po dun sa mga na-research natin sa reviews, wala po yung smart notification features itong si Magin. So, yun po, ano? Pero, si Magin naman po, ang nakita kong advantage niya naman dito compared kay IGS, si Magin lang po, actually sa lahat ng pinakita ko, si Magin lang po or si Magin lang po yung nag-o-offer ng different color combinations po. Kung gusto mong ibahin yung bibilin mo. So may color red, may color blue, ito po, black. So multicolor depende dun sa bike na gagamitin mo. So pwede mo siyang i-pair. So about sa price naman po, actually po, halos magkamukha siya. Mag-start po ang presyo niyan around 3,800 to 4,000, more or less, depende po sa seller yan, ano? So, parehas din po silang may auto backlight. Ito naman po si Brighton Aero 60. Bakit po sinunod si Brighton Aero 60? Kasi po, yan po yung mid-range pagdating sa price. Dahil naglalaro po yung presyo nito, siguro more or less po, 7 to 9,000 po, ano? Maglalaro po dyan, depende nga po dun sa seller. So, ano po ba yung features ni Brighton na hindi natin makikita doon sa unang dalawa? Si Brighton po ay kaya na niyang i-support po yung mga electronic shifters po ng mga group set natin. So, kamukha po ni Shimano Di2, ni SRAM E-Tap. Yan po yung mga electronic na po yung pagkakambyo niya. So, maidi-display po ng bike computer na to yung current gearing mo. Hindi mo na kailangan tumingin o sumilip sa cogs para makita mo kung nasa ang gear ka na. Yun lang po yung una kong nakikita dito. Tapos po, ito po, wifi ready na rin compared dun sa dalawa na hindi pa. Tapos po, syempre po, may smart notification din. Yun lang po. Yun lang yung nakikita nating difference nito maliban dun sa sinabi kong the same na features na nilang lahat. So, yun lang po kay Brighton. Kung gusto nyo makita pa ako ano talaga ko, ito yung napupusuan mo, pwede mong tignan yung mga separate reviews about dito kay Brighton Bike Computers. So, okay po. Pinanghuli ko po si Garmin. Ano? Kasi bakit po? Hindi naman po sa dahil sa Garmin users po ako talaga dati pa. Si Garmin po, pinanghuli ko kasi ito po ang pinakamahal. Ibig sabihin po, ang presyo po kasi ng Garmin. So, kanina po, ano, nag-range ng 4,000, 7,000. Si Garmin po, magre-range po ito ng 16,000 to 20,000 po. Depende po doon sa model. So, ito pong model na to ay ito yung Garmin Edge 530. Actually po, kalalabas lang nito last year, no?
So, bakit po pinakamahal si Garmin? Hindi naman po dahil lang walang reason ano kung bakit mahal ano. Actually, nag-a-apply po na sa mga bike computers na mas mahal. Siyempre po, mas may magagandang features tayong makikita ano. So, ano po yung mga added features ni Garmin? Si Garmin po ang kaisa-isang color display. So, colored po yung display. Tapos, actually po, based dun sa mga battery life, ang battery life po ni Garmin ay mas mababa dun sa mga una kong sinabi, no? Kasi siguro po sa sobrang complicated po ng mga calculations na ginagawa niya. So, 20 hours po ang battery life ni Garmin. So, ano po yung napakatindi kung bakit napakamahal po ni Garmin? Actually po, yung data analysis po ni Garmin yung talagang magagamit ninyo. Kasi kahit yung pag-inom mo lang po ng tubig, ay kukomputin po ni Garmin, magbibigay po siya ng signal sa iyo kung kailangan mo nang uminom or hindi pa. So, ganun po ka-advance. Lalong-lalo na po sa mga climb, ano, alam po natin, very crucial lang yung mga climb, lalo na sa race. May features po, actually, sa mga specific po, ano, sa mga latest model ni Garmin, may specific features po, o yung tinatawag natin na Climb Pro. Ibig sabihin po, si Garmin, kukumpitin po niya yung actual climb route mo. So, ibig sabihin, nararamdaman po niya, using po yung altitude, yung altimeter nito, bibigay niya po sa iyo kung gaano kahaba yung padating na ahon. Bibigay niya sa iyo kung ilan na lang at gaano kahirap yung gradient ng ahon na natitira para malaman mo kung paano mo aatakihin yung ahon na yan, kung may natitira ka pa bang lakas para atakihin yan or para makikita mo ang layo pa ng ahon. So, hindi ka muna basta-basta titira or tatayo sa bike. So, yun po yung nakikita natin. Ano? Tsaka isa pa pong nakikita ko kung bakit napakamahal siguro ng Garmin kasi kamukha po dito sa gamit ko na Garmin 920. Halos siguro pang 5 years na po ito sa akin, ano? Pero wala pa rin po ako nakikita ang errors niya. Battery life po, maganda-maganda pa rin. So, yun po siguro yung isa sa ipagmamalaki ni Garmin, ano? Yung durability or yung tibay niya. At saka nakakapag-update po siya ng software. Pagka may bagong software po, na idadagdagan po, nadadagdagan niya na hindi ka po nag-a-upgrade ng unit, ha? Nadadagdagan po yung features ng gamit mo sa pag using the software update nila sa mga site po ng Garmin. So, yun po. So, yun lang po, ano, sabi ko nga po, basic features and comparison lang naman. Sana po nakatulong kayo kung ano nga ba yung kung bakit kailangan kong bumili ng tig pa 5,000 or tig to 20,000 na bike computers, eh meron naman akong pwedeng bilhin na tigwa 1,500 lang. So, yun po yun. Nasa inyo po yun. Siyempre po, sabi ko nga po, depende po kung gaano kaka-technical na cyclist, ano. Kung ikaw po ay nagbabalak na maging seryosong siklista, kailangan nyo po ng mga advanced bike computers kasi after ng ride, talagang magagamit nyo po yung mga post-training analysis po ng mga gadget na to. Makikita mo dito kung saan ka nahirapan, saan mo kailangang i-improve, saan ka pinakamalakas. So, pinakikita nito. Lalo na po yung si Garmin. Si Garmin po, ultimo yung pagpapahinga mo after ng ride ko, kukumpitin niya kung ilang oras. So, ganyan naman po kasulit yan. So, ang sarap po nang nakikita ninyo na, oh, ito pala yung iniikot ko, napakalayo. Makikita mo sa mapa na ipoprovide ng mga application na gamit mo. Kaya, yun po, ano, isa po sa pwede nyo i-consider na upgrade. Ano po, wala na po kayong maisip na upgrade sa bike. So, pwede kayong mag-upgrade ng bike computers na gamit ninyo. Okay, guys. So, syempre, hindi natin makakalimutan yung mga shoutout natin, ano. Una-una natin siya shoutout. Syempre, ito, madalas din nag-message sa akin ito. Unang-una natin i-shoutout yung Good Sam Boys, no? Yung mga friends natin dyan sa Good Sam, yung mga Good Sam Boys, si Sir Michael, si Sir Mark, at saka si Paring Jeff. Ayan, yan yung mga good boy ng Good Sam. Yan, nasa na, shoutout ko na kayo. Tapos po, si Sir Jimmy ta rin, ano, nag-comment siya dun sa video ko nung Giant Propel Advance Review. At tinanong niya, sir, how much yung total price ng bike? So, hindi ko sinagot yan, for security purpose, ano, hindi ko po sinagot, hindi ko kinomat yung actual price for security purpose po sa misis ko. So, alam niyo na kung bakit hindi pwede, ha? Hindi po sa magnanakaw yan or kung sa ano man, for security yan sa misis ko, ano, hindi ko sinabi yung total price.
Tapos, syempre po, ayun, actually, nire-reserve ko talaga yung pag-shoutout ko kay Kuya Derek Sarangaya, si Iron Dog, ano, na sa triathlon vlog ko. Pero, yun nga, ang daming delay. Kaya, para habang nihintay ninyo yung triathlon vlogs ko, kung gusto nyong makakita rin ng mga information or mga video vlogs about triathlon yan, i-follow nyo na, i-subscribe nyo na si Kuya Derek Sarangaya or si Iron Dog sa YouTube. Tapos po, si Sherwin, syempre si Sherwin, hindi yung nawawalang kaibigan natin sa ibang masa, yung tinatanong ko, hindi ako sure kung nasan si Sherwin. So, shoutout natin si Sherwin. Umuwi ka na, Sherwin, para makasama ka ng ride ng SIBC. Tapos, syempre po, nung nakaraan kasi, ang nabanggit ko lang dun sa mga na-meet ko sa Manawag ay si Kenneth lang. Pero actually, sabi ko nga, tatlo sila, no? So, isa-shoutout, ihahabol ko, isa-shoutout natin ulit si Kenneth, si Renzo, tsaka si Tristan ng Manawag. So, laging ingat kayo dyan. So, si MA, syempre, hindi ko makakalito si MA. Siya daw po yung first, ano, kasi yan, nauuso po sa YouTube yung unang nakanood, unang comment. So, si MA po yung first dun sa Giant Propel Review video ko. So, MA, salamat sa suporta mo. Yun lang po, ride safe and see you on the road.